ang gaganda po ng mga patuko natin. Amen. At nagpapahayag talaga at nagpapatunay ng kabutihan po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At isang napaganda po bagay mga kapatid na every Wednesday, dati po ay mangilan-gilan lang tayo, pero ngayon po mga kapatid, through the guidance of God. Amen. Amen. At least po na may maintain natin. Kasi po nung una eh, pagka unang dalawang Wednesday lang, and then habang tumatagal eh, mga kapatid na. Pero ngayon po, mga kapatid, it's been a blessing to us. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kung sa ngayon, kung yung dati pa rin, ay minsan po ay kasya o kulang doon sa ibabayad sa sasakyan. But the wonderful thing is, mga kapatid, ngayon po ay dinadagdagan ng Panginoon. Kundi individually, yung pagpapalang ibigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen. So, palakpakan po natin. Hindi lang Panginoon sa pagtitipon namin sa araw ng Linggo, kundi kahit po sa Miyerkules, din po pag-Biyernes, kami po ay may mga gawain, Panginoon, na patuloy na nagdaragdag sa amin, Panginoon, at malakasan sa amin pong kaluluwa. Dalangin po namin, O Diyos, na Ikaw po ang parating magbibigay ng karunungan sa iyong pong lingkod at sa aming pastor, sa mga nagiging tagapagturo at taga-exhort, Panginoon, sa aming mga gawain upang nais sa gayon ay pagkaroon ng pagpapakain sapat ng pagkain espiritual sa iyong mga anak. At dalangin namin, O Diyos, na Ikaw po ang patuloy na magbibigay ng lumas na puso at kaisipan sa bawat isang dumadal upang huwag masayang, Panginoon, ng mensahe na ibinibigay mo, Panginoon, sa iyong mga lingkod. At hayaan mo, O Diyos, na laging maging baangkunan, Panginoon, kalakasan espiritual, ang anuman po, O Diyos, na nahayag, Panginoon, sa ikot ng Diyo. At narito nga po ang bawat isa sa amin, dyan ang kapunanin na sasalamatan, maging sa mga katotoonan bawat isa na nagpapalakas, hindi lamang sa mga nagpapatotoo mismo, kundi sa bawat isang nakakarinig, na ito ay katotohanan at ebidensya, Panginoon, ng iyong mayaman, Panginoon, masaganang pagpapala at pagkabay sa aming buhay. Thank you, Lord, for everything. Hallelujah. Special prayer din po, Panginoon, para po kay Pastor Donald at kay Sister Wilma. Lord, patuloy po namin idinudulog sa inyo ang kaso sa lupa na isinampalaban sa kanila na ngayon po ang lote ay kinatatayuan at kanila pong pinagpipunan ng pananambahan. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw po ang gagabay sa kanila at magbibigay sa kanila ang
Panginoon na kalulungan, pero din po na financial na provision upang natin sa gayon may isagawa ang lahat ng bagay. Ayan, O Diyos, nasamahan mo, Panginoon, ang aming po mga kapatid na ito. Kami man po ay malayo, O Diyos, pero alam namin ang aming panalangin ay walang distansya. Tulungan po sila, Panginoon, sa ganito pong sitwasyon. Hayaan mo makita nila ng iyong pumapagpaalang kamay na ibigay ang paggabay at pagsasagolo sa kanilang sitwasyon. We claim the victory, O God. We claim your blessings in their lives, O God. At ganyan po sa bawat isa sa amin na yan ito, inaangkin namin ang kasagutan sa panalangin, ang tagumpay, Panginoon, ang proteksyon at pagnubay mo sa bawat isa. Maraming maraming pong salamat. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pagsamba. Papuya sa salamat. Sa pangalan mo, Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So, lapit pagtatagal, atin pong bubuksan ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Lucas, chapter 14. Lucas, chapter 14. Pabasahin po natin from verses 26 up to 33. Lucas 14, 26 to 33. At ito po ang isinasaad. Kung ang sino mang tao'y pumapalito sa akin at hindi na pupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae oo pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sino man hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sapagkat alin sa inyo akong ibig magtayo ng isang loob, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroon pa ipagtatapos. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay mga pasimulang siya'y libakin. Nasabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. O alin hari na kung sasalubong sa pakikiligma sa ibang hari ay hindi muna uupo at sasangguni kung makakaharap siya na may 10,000 sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000. O kung hindi, samantala malayo pa ang isa, ay magsusubo siya ng isang sugo at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkili, ay di maaaring maging alagad ko. So, ang ating pumibigyang pansin sa gabi nito ay ang halaga ng pagiging isang alagad. Amen? Makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. Ang halaga ng pagiging isang alagad. Now, na tayo po mga kapatid ay sumunod sa Panginoon at meron dito mga nagsisimula na sumunod sa Panginoon. Maaaring dumating ang pagkakataon sa ating buhay na isipin natin na parang ang galing natin na nakaya natin humakbang para lumapit sa Kanya. Which is, meron naman talagang bahagi ang tao na kung saan ay pagtubo na dapat natin ganapin upang makakilos lalo sa atin ang ating Panginoon. Pero nawa, huwag tayong magkaroon ng pagmamalaki. Mga kapatid, na para bang nagawa ko yung Lord, ha? Naiwan ko ang mga iba't ibang bagay na dati kong bisyo at mga ginagawa sa aking buhay at sumunod ako sa iyo. Minsan po, mga kapatid, parang nagiging proud tayo. Pero lagi natin iisipin, mga kapatid, ibabalansin natin ang ating buhay na kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi natin makakaya ang pagsunod sa Kanya.
Mahirap yata maging alagad ng Panginoon. Kaya nga po dito ay may, doon sa ating binasa ay may tungkong pagtatanong at pagsusuri sa ating po mga sarili, sapagkat ang pagsunod daw po sa Panginoon ay kagaya ng isang taong magtatayo ng moog. Baka mamaya eh, oh, meron kang sa ating panahon, magpapatayuan ng building. Yan. Ay gusto ko yung isang building na paupan ko yan, maraming mga negosyo na ipapatayo mo dyan. Ay tanjahin daw muna. Baka naman eh, gusto mo eh, hanggang third floor pa. Tapos yung pala eh, first floor pa nga lang, eh, hindi naman ipatapos. Sabi ko ay, kinakailangan na tatayahin natin. I-estimate natin. Kaya mo bang maipatapos ito? Kung hindi man agad hawak ang lahat ng pera, ay meron bang at least ay pagkukuhanan? Maliban na lang mga kapatid na talagang mag-usap sa iyo ang Panginoon, di ba? May mga pagkakataon po ganyan, lalo na when it comes sa gawain ng Diyos, inialay po natin ito, na para bang, Lord, kaunti lang ang hawak namin pera, pero nararamdaman namin na kami ay hinahamon mo sa aming pananampalataya. Ako ng loob, kaya kumakain.
atin ng Diyos. Yung wala na tayong ibang mga kapitan, yung wala na tayong ibang mga taong para pang maaasahan, right. Wala na tayong ibang tatawagan kundi siya lang. Kaya solo-solo tayo ng mga ito ang pagkakataong hinihingi kayo. Ako ang buong-buo mong pagtiwalaan sa aking buhay. Tayo naman po mga kapatid ang pagbibigay ng kapatagan na ating po Panginoon sa bawat isa sa atin. Just yesterday mga kapatid ay may matindi pong nangyari sa opisina at ako po ang nakontri ang mga kapatid as na head. Pero nandoon sinusuri ko po ang lahat ng mga Panginoy. As much as possible iniingatan ko, lagi po ipinagpe-pray yung bawat ministry ko sa iyong harapan. Wala akong masamang intensyon sa mga tao. May mga bagay lang na proseso mong dapat sundin. Pero you cannot please everybody. Para bang sisisihin ka pa rin, parang ikaw pa yung bibigyan ng blame sa bawat pagkakataon. Para bang nandun po mga kapatid na sa karamihan, doon pa naman yung aking mga office mates. Nandoon po na talagang nagugat ako sa pangyayari, pero Lord, kayo ang bahala. At nandoon mga kapatid na nung nakaalis na po ang lahat, I was alone in the office, ibinigay ko lahat sa Panginoon, Lord, ikaw ang bahala. Ikaw ang mag-control sa buong sitwasyon. Alam mo ang puso ko, alam mo wala akong sinong tao nais na maging bihado at tapakan. At kung hindi man naunawaan ng ibang tao ang nilalaman ng aking puso, ikaw na ang bahala magtanggol sa akin. Then nandun po ang comfort ng Panginoon. Umalis ako sa office na nandun po ang kapayapaan ng ibigay ng Diyos. And then, kanina po mga kapatid, God make a way na ako po ay comfort pa rin mga kapatid. Kaya nga po alam nyo, ang Diyos ay gagamit ng iba-ibang kaparaan. Kaya nga sabi mo kanina, kahit awit man yan, kahit isang salita man yan, kahit konting tapik man lang yan, mga kapatid, kapag ka itinatagpilin mo lahat sa Panginoon, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kaaliwan, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng Lord, hindi mo ako pababayaan sa ganitong sitwasyon. Amen? Kaya, hayaan po natin, no? Ang problema, ang mga kabigatan, normal yan na daraan sa ating buhay. Kahit po tayo mananampalatayan, sabihin natin, siguro naman ay mababawas, bawasan na ngayon ang problema ko. Dahil ako ay nagtapat na ako sa Panginoon. Again, ang sabi nga, tayahin mo, no? I-estimate mo. Kaya pa ba? Pero kung sa sarili lang talaga natin, hindi natin kaya. Pero kaya nga lagi natin itagupilin sa Diyos ang ating buhay. Kahit parang hindi natin kaya, Lord, ikaw ang bahala sa akin. Makakaya natin yung unlimited imposible na hindi natin makaya. Palakpakan po natin. Alam niyo po kung ano yun, yung pagiging disipulo po kasi niya, he requires us to have total commitment. Hindi po 50%, hindi 25%, hindi 75%, kahit hindi po 99%, at gusto ng Panginoon, 100% ipagkatiwala natin sa Kanyang ating pagkakay. Dahil ito po ang magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na siya ang magkocontrol sa lahat ng mga pangyayari sa atin. Huwag lang tayo magsawa na maging
maghintay sa pagkakataon na ng Diyos. Amen? So, God wants total commitment. Pag sinabi po natin commitment, yun po ay nangangahulugang pangako, di ba? Pagka yung single, pagka nagka-boyfriend o girlfriend ay naku-committed na ako. Yan. Ibig sabihin ay may pinangakuan na ako. Huh? Itatry ko muna itong mga bagay na ito. At minsan nga naman, buti na lang, umasa ko dito. Yaman man yan, o kung ano man, at iyong sinasandalan. Pero sa bandang huli, yun rin po ang magpapahamak sa inyo. Pero kung sa Panginoon, mga kapatid, yung bagay na hindi natin alam doon sa nakukuha ng pera, saan ako hihingi ng tulong. Pero alam niyo po, mga kapatid, kapag ka buong-buong natin ipinagkatiwala sa kanya, hindi siya bumibigo sa bawat isa sa kanya. So, ang nais ng Panginoon, it should be a total commitment. Buong-buong po, mga kapatid, walang pagdududa doon po sa ating pagsunod sa kanya. Nagpabautismo, tumanggap ng banal na Espiritu, Lord, ito na talaga. Wala na kalikuran. There's no turning back, Lord. Dahil mas mabuti ang sumunod sa'yo kaysa magpakasasa ako sa sanlibutan ito na wala namang pangako, wala namang akong aasahan, ano nga sa buhay ko. Iniwanan ko itong lahat. Ano ang aasahan ko sa mundong ito? Pero sa Hopkins, sabi niya, true Christianity is an all-out commitment to the living Christ. The Savior is not looking for, He is not looking for fans, but followers. Followers will go with Him to death if necessary. Hindi raw po nag-aarap ang Panginoon ng mga fans. Ano yung mga fans na ko? Pag may artista, daming fans. Ano mo yung fans? Mga tagahanga. At kapag may nakita ng kaunting hindi masyadong hindi nila gusto sa kanilang iniidolo, ay ayaw ko na. Lipat na ako sa kabila. Iba ng idolo ko ngayon. Yan po ang mga fans. Pero pag sinabing followers, ito po ang tinatawag ng mga tagasunod. May tunay na loyalty. May tunay na katapatan. Para bang do or die. Ano man ang mangyari, talagang lubusan po tayo mga kapatid na magbibigay ng ating pong full commitment sa harapan po ng ating pong Panginoon. So makikita po natin mga kapatid na ang Diyos ay naghahanap ng mga followers. Amen. Ako ay tagas
sunod. Ako ay follower. Ako ay disipulo ng Panginoon. Amen. Kasaganaan o sa kagutuman. Amen. Sa tagumpay o sa kabiguan. Panginoon, ikaw pa rin o Diyos. Ay mga followers. Mga followers po ba tayo, mga kapatid? Maging lubusan na totoong tagasunod sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. So, ang nais ng Panginoon ay buong-buo na commitment. Na ano po ba yung tinatawag na disipulo o alagad? One who embraces and assists in spreading the teachings of another. Pag sinabi raw pong alagad, ito ay isang tao na yumayakap, ipinamumuhay, at siya mismo ay nagpapahayag ng kapuruan noon po kanyang teacher, noong nagturo sa kanya. At hindi lang po yung kundi ito ay kanyang ibinabahagi sa iba. Ito po ang pagiging isang disipulo ng ating Panginoon. Ito po ay nagmula sa Greek word na mathetes. It means a follower or a student. Isang tagasunod o isang estudyante po ng ating Panginoon. At pag ito po ini-apply sa ating pong buhay bilang mga taong kumikilala sa Diyos, nangangahulugan tayo po ay estudyante, natututo tayo sa itinuturo ng ating Panginoon, at tayo po, mga kapatid, ay kanyang tagasunod. So, ito pong disciple na word, mga kapatid, ay noon pa man ginagamit. Ito po ang word na ginagamit para nasa gayon ay lubusan po, mga kapatid, na isalarawan yun po kaugnayan ng isang guro sa isang estudyante. Kasi po noon, ang talagang pagtuturo, kung talagang gusto talaga na matuto ang isang estudyante, it's one-on-one basis. Ngayon eh, 60 yata ang estudyante sa isang klase. Ay, habang nagsasalita ang teacher, naku, nagbabatuhan na doon sa likuran. Hindi na natututo. So, maaari yung mga nasa unahan, eh, pag kami mga sound at kung anong pang narinig sa likod, eh, didikindig. Ang focus sa teacher ay mawawala. Pero pagka one-on-one, o kaya naman ay very limited lang ang mga estudyante. Upang nang sa gayon, yun po ang daluyan ng kanyang mga salita upang
kapatid, na doon po mas maraming tao ang kanya pong maniministeran, mga kapatid. Eh noon, pag pupunta lang siya sa isang lugar, nako, guho ang mga tao. Nako, dati nga, popular ang Panginoon. Kaya yung iba, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon o ikagaling na. Pero ngayon, wala tayong nakikita ng isang katauhan na kagaya ng mga apostoles. Pero alam natin, pagtawag natin sa kanyang pangalan. Hallelujah! Hallelujah! Pag-angkin natin sa pangako mula sa kanyang salita, may kasagutan, may kaganapan na ipinagkakaloob sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga po, ang pagiging disipulo ng ating Panginoon, God wants an all-out commitment from us. Bakit po, mga kapatid? Kasi isang bagong buhay itong tinatahak natin. Maaari talaga tayong tumaliko dahil hindi ito ang dating buhay natin. Amen? Para pong ganito, ano? Dito po, mga kapatid, sa atin, sanay po tayo sa tinatawag ng left-hand drive. Pag pumunta ka sa ibang bansa, nasakop po ng mga kapatid, kanila po ay
ngayon, gano'n na lang. Pero pagka may problema, parang hirap na hirap tayo, iba ka ng ating bibig. But let's have discipline to be a disciple of the Lord. At makikita po natin, mga kapatid, through that discipline, kaya nga sabi sa Biblia, makipot ang pintuan at makitid ang daan na patungo sa buhay. At kakaunti ang nakakasok po dito. Bakit po? Dahil ang gusto ng iba'y maluwang. No? Walang pumipigil. Walang sumasaway. Kung anong gusto kong gawin, yun ang gagawin ko. Ayaw ko mag-pray, ayaw ko sumimba, ayaw ko magbasa ng Biblia. Alam nyo, yan ang karakter ng isa pong hindi disipulo ko ng ating Panginoon. Wala, di malaya ka. Sa palagay mo, malaya ka. Pero nangyayari, nagiging at living ka ng puwersa sa sarili. Hallelujah! Alam mo, malaya ka, pero lalo kang nagiging at living. Amen? Pero nandun ang tunay na kalayaan ay nasa Panginoon. Amen. Sapagkat nagkakaroon tayo, mga kapatid, ng ganap na pagsunod sa kanyang kautusan. At makasigurado tayo na tayo po, mga kapatid, ay may pagpapalang walang hanggan mula sa Panginoon. So, mga kapatid, ang isa pong disciple, yung pong word na flame, F-L-A-M-E. Flame po ay apoy. Yan. Ningas. Ito po yung meaning ng disciple. F for follower. Tagasunod. L for learner. Yan. Tayo po ay nag-aaral, natututo. A for apprentice. Ano po yung apprentice? Kapag halimbawa ay mekaniko man yan o yung po mga skills na hindi basta may tuturo sa iyo ng isang tao walang alam. So pag sinabi, oh, ito ang apprentice ko ha. Yan. Estudyante po, nagsisimula pa lang siya. Tinitingin lang siya sa una hanggang siya na unti-unti ang gumagawa. Yan po ang isang disciple. And then, M is mentoring. Isa pong tinuturuan. And E is example. Bagamat ikaw ay isang natututo pa lang, pero nagiging halimbawa nawa po ang bawat isa sa atin. So, ang nais po ng Panginoon sa pagsunod natin sa Kanya ay siya ang uunahin natin. Now, dito po sa ating binasa kanina, may nakalagay dito na para bang, oh, palupit naman ang Panginoon. Kasi sabi dito sa verse 26, ano, mas 14, at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga anak na at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Now, hindi po ito yung tinatawag na pagkapuot na para bang itatakwil mo na ang iyong mga magulang. Hindi po nangangahulugan na susunod tayo sa Panginoon ay pakakaiwag-iwanan na natin ang ating pong pamilya. There might be some situations. Pero ang nais pong bigyan ng Panginoong pansin dito, kung mas uunahin natin ang pag-ibig natin sa ating pong mga mahal sa buhay kaysa sa Kanya, sunod natin sa Kanya. Pero kung siya po yung ating uunahin, mga kapatid, na doon po, hindi naman niya pababayaan din tayo sapagkat yung pagmamahal
however, ang iyong pamilya. Hindi po, ang sinasabi lang dito, huwag natin pong magiging dahilan, mga kapatid, ang mga tao ito, para mas unahin natin yung makasanlibot ang bagay sa halip na siya. Unahin natin siya. Ito po ay pagpamimiliin na tayo patungkol sa kautusan ng tao at sa kautusan ng Diyos. May mga sitwasyon na, kasi tulad, halimbawa, sisimba tayo, eh may sakit na yung ating kasama, wala nga, maiwan natin kung tayo nang aasahan. Hindi po naman yung ganun mga sitwasyon. Kundi yung po pagpapipiliin na, kasi darating nga, masusuka talaga yung loyalty natin. Way back doon po sa kapanahon na ng mga alagad. Kahit po sa modern times, na nandyan, iyaharap sa iyong, iyong anak at para bang papatayin sa iyong harapan, pero tatanungin ka muna, gusto mo ba maligtas ang iyong anak? I-give up mo si Kristo sa iyong buhay. Ganon ka rin, di ba? Siyempre, bilang tao, teka, anak ko yan. Teka, mahal ko yan sa buhay. Pero kung nandun po, Lord, mahal kita. Eh, hindi ko nais na mamatay yung aking anak. Pero Lord, ayaw kong ipagpalit ang aking pananampalataya. Amen. Hallelujah. Darating po yung mga ganyan sitwasyon, hindi ko lang alam, maaaring mas mababaw kong level. Maaaring walang isang mahal natin sa buhay na papatayin sa harapan natin. Pero may mga pagkakataong pagmimiliin tayo. Sino ang pipiliin mo? Mahal mo kasi yung iyong pamilya. Pero sino ang pipiliin mo? May mga regiyon po, mga kapatid, na kung saan, kapag kumilala sila sa ating Panginoong Jesucristo, ang kanilang pamilya, magkalimutan na tayo ang tayong magkapamilya. Kapag iba na ang regiyon mo. Sa ganun pagkakataon, sino ang pipiliin mo? Nandoon po, mga kapatid. Kaya nga, ipinursing na or iinimulang na ng Panginoon na darating talaga ang pagkakataon na magkakamatakwala ang pamilya na dahil sa pagsunod ng isang tao sa kanya. Hindi nais na mangyari ng Panginoon. Pero dahil may sariling pagpapasya ang tao, may pag-reject ang tao, pero ito ang nais natin na nawa ay maintindihan natin. May mga pagkakataon sa simula silang magre-reject. Pero kung itatagubilin natin sa Panginoon, hindi natin alam kung gaano matagal, pero ang Diyos ang ating kakampi. Hallelujah! At ang mga kaya natin sa buhay, maaaring sa isaya ang madagal. Of course, sa lubusan din nilang pagtugon sa pagpaawag ng ating pong Panginoon. Look at that. Yung kanya pong mga kapatid sa laman noon, mga persecutor ng ating Panginoon. Kaya nga, nung sinabi sa kanya, Panginoon, nasa labas ang iyong ina at mga kapatid, para bang lumabas ka at iyong tagpuin sila. Anong sabi niya? Sino ba ang aking ina at mga kapatid? Di ako sumusunod sa aking kautusan. Ano pong ibig sabihin? Dahil mas nakikita niya noon na sumusunod itong wala namang relasyon sa kanya. Hindi naman niya kapamilya, pero mga taong nananampalataya ay sa mismong patubo niya na hindi nananampalataya sa kanya. Pero ano nangyari? Nang siya po, mga kapatid, ay pumaidad lang sa sanglibutan ito. Nandoon, ang kanyang mga kapatid, ang half-brothers niya, ay na-convert at nandito po, ilan sa kanila ay naging pastor at naging tagasulat ng ilang aklat sa Biblia. Ano pong ibig sabihin? Ang Diyos ang gagawa ng paraan sa akin. Nais lang niya, huwag natin maging dahilan na ng ibang mga bagay. Kaya nga, mga kapatid, ano ang sabi niya? Kung tayo ay susunod sa kanya, no? Kagaya daw tayo ng isang
buhay ng tayo. So, yan ang nais ng Panginoon, isang buong-buong commitment na ibigay natin po sa kanyang harapan. At alam niyo po, mga kapatid, when we do this, ang sabi po, siya ang tutulong sa atin na tapusin ang anumang bagay sa atin po. Ay napakaganda po nitong nakalagay. Philippians 1:6. Ito ang tutulong sa atin. Lord, kakayanin ko ba once na sumunod ka sa kanya, isolender mo lahat. Ito ang pangako na iniwan ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Paul. Ano po ang sabi sa Philippians 1:6? Ang sabi ni Pablo na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo, sino ang nagpasimula sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Na ang Panginoong nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesus Cristo. Ang sabi, lulubusin, tatapusin, kukompletuhin. Amen? Hindi tayo iiwan ng Panginoon na nasa kalagitnaan. Ito sasabihin na, kung ko yun, kung iiwang nakahangon, para tayo nakapitin. Iiwan na ako din eh, ako hindi na tinulungan. Yan po ang tao minsan. Pero salamat ang Panginoon, hindi po tayo iiwang nakabitin, mga kapatid. Nakabitin na kung saan ay para pang wala na tayo sasaklodon. Kundi ang sabi dito, lulubusin daw po niya ang gawa hanggang sa araw ng ating pong Panginoon. Amen? So, ito po ang assurance natin sa ating buhay. Huh? So, when it comes to be a follower of the Lord, ito po ang reality check. Para meron ng checklist. Ito po yung sinasabi na tantyahin mo kung kakayanin mo. Pero, ina-assure po ng Panginoon, hindi tayo iiwang mag-isa. Pero ito po ang mga posibleng mangyari sa atin. Pero hindi ko sinasabing tayo ay tumalikod o mag-give up. Dahil narin siya para sa atin. Unang-una, ang maging tagasunod ni Kristo ay hindi magiging comfortable. Sinasabi na po natin eh. Lahat na lang ng bagay ay mapapansin sa'yo. Panlabas na kaanyuan mo, lalo na kung binago mo talaga, may panlabas na kaanyuan, yung iyong pag-uugali, yung lahat ng aspeto sa ating buhay, yung dati, ako, unang-una nga punta sa fiesta, lalo na ako, low standard ka ngayon kaysa sa akin. Hindi ka talaga nararamdaman mo, parang naliliit ka, di ba? Yan po ay normal. Hindi ka talaga magiging komportable. Pero nanonood, samahan mo ako, Panginoon. Hinagawa ko ito para sa'yo. At alam ko, hindi walang kabuluhan ang gawa ko ito. Amen. Amen. Next po, mga kapatid, bilang tagasunod ng ating Panginoon, mararanasan mo ang hirap, ang pagtatakwil, ang persecution, ang pakikipagbaka sa espiritual. Yung dating, kung hindi naman dati matatakotin eh, baka ganito yung ay, parang takotin, baka may kalabang hindi ko nakikita. Spiritual warfare. Pero kapit lang po tayo. Ha? Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Alam niyo po, ang pagiging tagasunod ni Kristo, it means you feel like quitting. Mararamdaman mo parang hindi give up mo talaga ako. Mararamdaman niyo po ang ganyan pressure
nag-aalam sa pananampalataya. Amen? To be a follower of Christ means that you will share in with His sufferings. Maraming ganun minsan, parang nire-reject ka. Parang hindi ka welcome sa grupo kasi iba ka na. Mararamdaman mo yun, mga kapatid. To be a follower of Christ means that the more that you love, the less you may be loved in return. Ano po ibig sabihin nito? Pag naging tagasunod ka ni Kristo, syempre mas magiging maungin ka. Mas maigiging maibigin ka kahit sa iyong kaaway, and yet ang ibabalik sa iyo. Ako, yan lang ang nangini, kunyari lang yan. Alam niyo po, nagiging totoo na tayo, pero pinagdududahan pa rin ang ating pagmamahal. Magdududa talaga sa akin ang mga tao. That's being a follower of Christ. Pero nais kong sabihin, ito po ang magtatapos ng mga kapatid, it's worth it being a follower of Christ. Amen. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat may pangako po na yamang tayo ay tinatakwil ng sanlibutan, ang pag-asa natin ay ang Panginoon, magkakaroon tayo ng close relationship sa Kanya, not just in joy, but also in suffering. Amen. Mas lalapit tayo sa Kanya, Lord, ikaw na lang ang kaunti ko. Talagang ibibigay ko lang ng bumbo ang sarili ko sa iyo. We have an ever-increasing glorious hope. Meron po tayong paluwalhating pag-asa sa hinaharap. At alam niyo po, meron tayong mga kapatid na mga kapatiran kaysa natin sa pananampalataya na ibinigay ng Diyos upang mag-encourage sa bawat isa sa atin. Mayroon tayong mga future rewards. At meron din tayong blessings sa ibigay ng Panginoon habang tayo. Nag-isipin ako, napakahirap pala. Yes, may hirap. Pero alam niyo po, ma-overpower ng blessings ng Panginoon, ng kagalakan ng Panginoon, ang lahat-lahat mga kahirapan at mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa mundo. Amen. O ang Diyos ang pakampi natin, sino ang laban sa atin. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Please po po ang bawat sa atin. Tawa sa pagiging alagad ng Panginoon. Walang sukuan. Walang taliguhan. Wala nang pagbalik sa mundong ating pinagaling. Mundong makasalanan. Mundong puno ng kalayawan. No way. No turning back. Sabi nga ng awit, napasimple, I have decided to follow Jesus. No turning back. No way. Hindi lang po ito some kind of networking na nangako. Ako, ito ay gagyaman. Pero sa bandang ko na ito lang. Ito po, mga kapatid, ay may kasiguraduhan tayo sa Panginoon. Amen. Kaya mga nang ipinanako niya ay papalangin. Kaya habang natin sa lupa, pag-ipon lang tayo ng mag-ipon ng makalamit na kayamanan, di ba? Yung lagi natin narinig, huwag tayong magsawang gumawa, magtanim ng mabuti. Amen? Mabuting sandi ng pananampalataya. Sapagkat sa kapanahonan niya, tayo ay magkaani. Ang mga gawa natin sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Amen. Sa ating buhay. Pero minsan, we are unprepared. Expect the unexpected every day. Hindi lang sa mga blessings, kundi
faith that we will truly decide to follow Jesus. Now turn back. Now turn back. Hallelujah. Isurrender natin na halang. There might be areas in our lives na kung saan nakikipagbaka tayo. May mga maaalwang larangan sa ating buhay na kayang-kaya natin sundin ang pag-usan ng Panginoon. Pero may mga larangan sa buhay natin, mahina ang ating lahat. Makikipagbaka tayo, nanginig tayo, makikipaglaban tayo, mga kapatid. Pero isurrender natin lahat sa Jesus. This is being a disciple of God. And what you cannot do,
Lord, pagpalaan mo ba sa pangalan ni Jesus. Amen.